Tara, subukan naman nating gumawa ng DIY ramen na may kasama pang dumpling. Struggle is real na naman ang first one kasi kailangan na naman ng translation. Pero bago yan, buksan muna natin itong box. So bali ito nga ang Poppin Cooking Tanoshi Ramen. And ito yung laman ng kanyang box. Pag open mo ng packaging, ito yung bubungad sa'yo. And bali meron siyang kasama na 5 powder. Meron na din ditong plastic, tapos meron na ding tinidor, tsaka itong parang lalagyan ng jelly ace. And of course, ito ang ating molder. Kailangan lang siyang gupit-gupitin para mas madaling gamitin. And bawat isa dyan ay merong purpose. And mamaya makikita nyo kung para saan ba itong mga ginupit natin. And dito naman, mag-start na tayong mag-mix. Unang gagawin natin is itong mango pudding. Naglagay lang ako ng half na water tapos itong mango pudding powder. And mix lang ng mix hanggang madissolve yung powder and sabi after 10 minutes, mabubuo siya. Next na gagawin natin is mga ramen toppings. Minix ko lang ulit yung powder tsaka water. And mix-mix lang hanggang maging ganito na siya at mukha ng dough. Medyo sticky lang talaga to sa kamay. Para siyang yung malagkit na kanin yung texture. At kailangan lang natin kumurot ng konti para sa boiled egg at Naruto. Kailangan lang siyang i-press para ma-mold tapos dapat ganito yung magiging itsura. Tapos yung mga natirang dough naman, kailangan natin silang hati-hatiin sa 4. So bali, 4 na bilog. And ito yung gagamitin natin sa paggagawa ng gyoza dumpling. Yung 2 naman is gagamitin natin para sa spring rolls. So para ka lang naggagawa ng mga lumpia wrappers. Binuksan ko na din tong isa pang powder kasi ito yung ipangpapalaman natin sa gyoza. So bali, naglagay lang ako nito dito sa gitna at ginamit ko na tong gyoza dumpling molder para magawa ng ating mga dumplings. Isasara lang natin and after ganito na yung itsura niya. Ulit lang ulit ang gagawin para dun sa isa pang dumpling. Hanggang makagawa na tayo ng 2 gyoza dumplings. After ng mga dumplings, gagawa naman tayo ng spring rolls. So ito, parang lumpiang Shanghai lang din siya. Kaso yung laman niya is vegetables. Pero dahil candy kit nga to, ilalagay lang din natin yung powder kanina dito sa loob ng lumpia wrapper. And babalutin lang talaga natin siya ng parang lumpia. Next na gagawin naman natin is yung ramen. Minix ko lang ulit yung brown na powder dito sa tubig. And ito nga yung ating magiging soup. Kinuha ko na din yung noodle powder tapos minix ko ulit sa water. Haluin lang ulit natin hanggang madissolve yung powder tapos dapat ganito yung consistency. So medyo thick talaga siya kasi kailangan nga natin siya para sa noodles. Meron nga din pala itong kasama na toothpick. At kailangan lang natin yan para butasan itong plastic. Tapos dyan natin ilalagay itong noodles mixture. Kasi ito yung gagamitin natin para magawa ng noodles. Syempre naman hindi kumpleto ang ramen nang walang noodles. And kailangan lang siyang ispread tsaka ipress para magmukha talaga siyang parang mga noodles. Diba super cute noodles sa noodles talaga yung itsura niya. Pero syempre hindi pa dyan nagtatapos. Yung natira na yellow na mixture, kailangan natin lagyan itong ginawa nating egg kanina. And nilagyan ko na nga lang din yung Naruto. Yun nga lang itong ating mango pudding, hindi siya nabuo. Hindi siya naging jelly kaya binalik ko na lang siya dun sa lalagyan. And i-keep na lang natin siya dyan. Nilagay ko na din yung egg tsaka yung Naruto dito sa ramen tapos naglagay na din ako ng konti pang toppings. And it's time na para matry ng twins. Actually, tuwang-tuwa sila nung nakita nila ito nung una. Kasi naman super cute talaga siya. Alam nyo naman si Charlie mahilig siya sa noodles. Habang si Chino mahilig naman siya sa mga lumpiang Shanghai. So, chinek talaga nila tsaka nilasahan. And mukhang nagustuhan ni Charlie. This is talking. Mommy. You want mommy to try? Yes. Okay. Pinatry pa nga niya sa akin itong aking ginawa. And in fairness naman, okay din naman yung lasa. Hindi siya lasang ramen, lasa talaga siyang candy. Si Chino ayaw niya talagang itry.